Philippine Standard Time, ganap ng alas 12:21 ng hapon. Magandang hapon, Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa buong mundo. Live po tayong napapanood ngayon sa empilang ito ng Elizalde Broadcasting. Sa pangalan po ng aming ng aking executive producer, walang iba kundi si Tita Mel Elizalde, at sa pangalan din po ng aking head technician, si Ma'am Pei Diretso, ako po ang inyong lingkod, Reden Oro. Ngayon po ay December 22, 2022. Ang gandang numero nito, 22. Ayan. Meron na lang pala tayo, Ma'am Grace ganyan. Ma'am Pei Diretso, siyam na araw na lang yung natitira sa taong 2022. Grabe. Ayaw talaga umalis yung paos ng boses ko. Paano eh? Siyempre, tayong mga Kristiyano, pag ganitong mga panahon na napakaraming mga Christmas party yung ginagalap, hindi may iwasan, tagay ng konti. hindi masarap yung pag walang yelo eh. Ayan tuloy, parusa sa'yo rin din. Ayaw kang alisan ng iyong paos. O naalala ko yung isang sikat na singer nung araw, sumikat siya nung namaos siya. O huwag mo sabihin rin din ka, dahil sa paos ka, sisikat ka. Ayan. Dako na natin yung detalye o mga headline ng mga pahayagang ngayong araw na ito. Live na sumasayang papuwid, simpi lang ito ng Elizalde Broadcasting, ang programang AB Balita sa hapon nationwide. O pwede rin yung tanghali pa rin yan. Balita sa tanghali nationwide. Sa malawat madali, gagawin natin worldwide yan. Kapag meron ng ginawa ang ating news writer ng mga balitang pandaigdig o balitang abroad. Ayan. Dako natin yung headline ng mga pahayagan. Kabilang dito ang pahayagang palaban, maasahan, pangmasa. Headline, balitang artista, gulat na may gagawin silang pelikula. John Lloyd, itinanggi. Ang mga sinabi ni Bea, ba? Parang balik tambalan. Sa iba pang headline ng balita ng pahayagang PM o tabloid, PBBM tutuparin ang pangakong 1 million housing units kada taon. Showbiz News pa rin, Janine, piniliwanag kung bakit mukha siyang buntis. Napagkamalan siyang buntis. Sa iba pang ulo ng balita, para mabenta ng kontrabando, bilibid gang leaders kinukotohan. Kinukotahan. Ayan, binibigyan ng kota. Marcos Jr. Beneto ang ilang provision sa 2023 national budget. 1 billion pesos jail project, 95% nasingil, 60% lang ang tapos. Pantag, kakasuhan ng plunder. Sa wakas, may panibago namang makakasuhan ng plunder. Life hatol sa dalawang Chinese na kidnapper, Korea na pinatay at inilibing ng mister na pastor. Pastor ka pa naman. Minsan, pag ganun ka, pag isa kang alipin sa isang reliyon o isa kang miyembro ng reliyon at pastor pa, nasisilip ka lalo, no? Pastor ka pa naman. Pagiging number one senator, di pa rin nagsisink in. Ayan, nagsisink in. Kay Robin. Bo, may namigay daw si Robin ng mga kasa para sa mga kapatid natin sa media. Hindi ko natunugan. Pero ngayon, daig ko kayo. May namigay pong bigas dito, 5 kilo, ha? Diyan sa kanto ng Top Avenue at ng Calaw Avenue. Ay, takbuhan yung mga ano eh, mga tendero eh, mga vendors. Sabi, may namimigay ng bigas. Eh, nakipila na rin ako. May hirap lang po inyong likod eh. Sabi ko nga sa tatay ko, wait lang kaya tay. Pasasaan ba yan? Baka may magbigay sa akin ng bigas. Ayun. Natubod na yung panalangin ko. Ayan. Sana ba ako? Showbiz News. Dito tayo, Maria nagsuot ng gown na identify kay Hart. Sandara kinumpirma o kinumpara
sa Ninja, ba? Ninja Cups. At yung aling showbiz news, ito yung na-miss ko kahapon. Parade of Star o Parade of Star sa Quezon City, tagumpay, parang fiesta na ulit. Ayan. Mabuti pa si ano, si Rapi Rico, yung si Tol Rapi Rico. Nung araw nagbo-broadcast din ako sa kanyang Facebook Live dyan sa San Juan. O itinigil niya pansamantala kasi pamiriendahin ba naman, pagtanghaliin niya ba ako bago mag-umpisa kaming mag-program, tandem kami. Nakalimutan ko na yung pamagat namin. At pagkatapos mag-program, pagkatapos siya akong pakainin, merienda kami. Ayan, napakabait ni Tol Rapi Rico. Ayan. Dako naman natin ang headline ng pahayagang Filipino Star ngayon, kapatid na pahayagan ng PM. 1,000,000 babae taon-taon matutupad sa ngayon kay Marcos. Tatlong provision sa 2023 National Budget Beneto ni PBBM. Sa 1,000,000,000 pisong jail project Lander versus Bantag, isasampa ng Bucor. PNP nakatutok sa hahalili kay Joma. Mga leader ng gang kinukutahan sa Bilibid. Automatic fare adjustment hirit ng transport group. Koreano pinatay, inilibing ng misteryos na pastor. Pag-aangkat ng 64,000 metriko toneladang asukal, pinamamadali ni PBBM. Takuhan natin ang tatlong balitang artista o tatlong showbiz news. Heart, nasa Paris na ulit. May complex sa kanyang fashion designer na si Mark Baumgartner at stylist. Julina, gustong magkaanak ng Campbell. Talaga lang ha. At yung uli, Parade of Stars sa Quezon City, dinagsa ng fans vice o mixena sa plug ng pelikula ni Tony. Ba? Sayin ko nga itong letter talk ni Al Pedroche, sabi nung nakasuot ng sombrerong Amerikano. Ayan. Hi Joe, respect the law of the sea, stop your intrusion. Ayan. Sabi naman nung kausap niya, si C. Ayan. All oceans are blockitized. That's why they're called sea, the South China Sea. Can't you see? Talaga naman, ano? At anong oras na ba? Ma'am Pay Diretso, tignan ko nga. Yung aking, wala yung akin. Ay, natubunan. Ayan, Philippine Standard Time, ganap ng alas 12:29 ng hapon. Aba, birthday kahapon ni Tita Mel Elizalde, napakaraming handa, hindi ba ubus-ubus? Pero nagmamadali akong umalis sapagkat may lakad pa ako. Maganda naman. Yung mga kapatid nating maliliit na media, may last day pong pamimigay ngayon ng MMDA. Baka ikaw, Ma'am Peg, gusto mo bumunta. May hamon na malaki, may malaking Coca-Cola at may mga pangahalo ng salad. Oo, kaya mo ba umabot? Joke lang yan. Eh, mayaman to si Ma'am Pay Diretso. Hindi to. Hindi pupunta sa MMDA ito para ano. Oh, yan. Binigay ko na. Tinip ko na kay Edmond Pangilinan. Edmond, pumunta ka na. Last day. Ayan. Wala nga lang pera. Yan. Malaking bagay na yun. Oh. Isang nga mo na malaki. Hindi may handa ka na sa Pasko o kaysa bagong taon. O, e kung dalawa pa kayo, halimbawa mag-asawa kayo, mag-girlfriend kayo, punta na kayo. E dalawang set yan pag dalawa kayo. Ayan. Dakuhan ko naman sa oras na Philippine Standard Time, ganap ng alas 12:30 ng hapon. Headline ng pahayagang Bulgar, boses ng masa, mata ng bayan. Showbiz news, kahit may asawa na model, nangungumisyon pa rin. Okay. Sara out sa Boys Kids dahil sa pera. Sa iba pa ang ulo ng balita ng bahayang Bulgar, hirit ni Secretary Remulla, napatay na. Ang pangit naman ang pamagat na ito. Parang sinabing patay na si Secretary Remulla. Ang ibig sabihin marahil nito, yung kaso, patay na. Patay na. Hirit ni Secretary Remulla, subla. 34 sa bungero, missing pa rin sa ayon sa CIDG. Ayan. Oh, yung kolom ni ano ha? Ni Dr. Preseda B. Rueda Acosta, composer may case sa copyright. Ayan. Oh, karapatan nila yan. Pinaghirapan nila yung mga kantang yan eh. Yung mga music na yan eh.
At sa, uy ito, akala ko ba inaksyonan ito ni Secretary, DSWD Secretary Erwin Tulfo. Ito, kaya lang mamalimos yung ITAS out sa 4 piece. Aba, marahil wala nga kasi silang mga ano eh. Wala silang mga birth certificate. Walong milyong pisong puslit na sibuyas galing sa China, Booking. Ayan. Jackpot sa 658 Lotto. Ayan. 446 million pesos na. Wala pa nakakuha. At sa bala, at sa dalawang showbiz news, obvious sa laki ng chan, Janine, pinagpiepestahang buntis. At yung huling showbiz news, Pals Todo Palag, Kathleen at Julia, nasa background lang ni Kim sa Christmas special ng ABS-CBN. Ayusin nyo yan, ABS-CBN ha. Ayan, napansin kayo ng fans nung dalawang nabanggit. Fans ni Kathleen at saka ni Julia. At sa headline naman ng pahayagang police file tonight, naka-alerto 24 oras. Parang GMA, no? Naka-alerto 24 oras. Showbiz news, 6 na milyong dolyar corona ng Miss Universe di maiuuwi ng winner. Bakit kaya? Madison Beer, American singer, pinagfiestahan sa beach. Eh, nakabikini ba naman? Aha, deadline. Katabang, usang ayon kay Katabang, Solweta, pinatira ang preso sa Leyte ng di nakapagkota. Kota-kota talaga. Plunder versus Bantag. 1 billion pisong project ng Bucor, 60% lang ang nagawa. Libreng tuition sa pag-aaral ng abogado, isinusulong. Maganda yan. Missing sa Bungeros, patay na. Ayun yung sinasabi. Yun pala yung sinasabi kanina sa pamagat ng pahayagang Filipino Star ngayon. Ito mas maganda yung pamagat. Missing sa Bungeros, patay na. Ayan. Eh, medyo narambol doon sa ano eh, yung pamagat na yun. Ha? At ngayon, bago sa detalye ng ating mga balita, dakuan ko na muna itong lagay ng ating panahon. Ang Cagayan Valley at Apayao ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Ang araw, ang Metro Manila at ang natitirang lugar sa Luzon ay makakaranas ng bagyang maulap na kalangitan na may katamtamang ulan dulot ng northeast monsoon. Ang araw ay sumikat kanina ganap na alas 6:17 ng umaga at lulubog mamaya ganap na alas 5:32 ng gabi. Kaya sinabing gabi yan, medyo madilim na yan. Ulat panahon mula sa Pag-asa, DOST. Masahin ko na agad itong nakapaloob sa programang AB Balita sa tanghali o hapon nationwide. Ang aking anong nangyari noon mula sa research ni Marlo Franz Harbin Aligre o balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa. Ano ba yung naganap noong Disyembre 22, 1965 o December 22, 1965? Yumao ang nagtatag ng Mapoa Institute of Technology o MIT. Ngayon ay Mapoa University na si Thomas B. Mapoa. Siya ang kauna-unahang rehistradong arkitekto sa bansa. Ipinanganak siya noong Disyembre 21, 1888. December 21, 1888 sa Binondo, Dumaynila. Nagtapos ng agriculture sa Camille University sa New York. Noong 1925, itinatag niya ang MIT o yung Mapoa Institute of Technology na may 12 guro. Ba, konti pa yung guro ah. At 80 estudyante. At dininaos ang klase sa isang gusali sa Carriedo Suite. Malapit dito yan. Ang campus ng Manila o ang campus ng Mapoa University ay matatagpuan sa Intramuros, Manila at Makati City. Ah, dalawang branch pala yan. Ano? Dugtong ko na agad yung ginawa naman ni Anabel Obenbiahe, Akalain Mo. Ito ha, ayan. Muli, Tita Mel, happy birthday po kahapon. Belated happy birthday. Nabigo ang Iran sa Guinness Record. Sabi no, may pinaka-lobo o comics. Sabi niya doon sa mga tao,
Oy, oy. Huwag niyong ubusin 'yan. Isasali 'yan sa Guinness. Guinness. Ito, basahin natin kung bakit nangyari 'yon. Sinubukan ng bansang Iran na makapasok sa Guinness Book of Record, Book of World Record sa pamamagitan ng paggawa ng pinakamalaking sandwich. Wow, laki ng sandwich, ha? Kaya lang, biglang sumugod ang mga tao at kinain ng sandwich ng hindi pa ito nasusukat. Ayan, nabigo tuloy na may ipasok sa pinakamalaking sandwich sa buong mundo. Ayan. Dagan natin, marami rin may ito, ginawa ni Annabel Obinbiae. Akalain mo, pero maiksi naman yung iba eh. Naniniwala si Alfred Bennett ang lumikha ng first practical IQ test na ang talino ng isang tao ay nagbabago at nagde-develop o nade-develop. Tama, oo, totoo yun. Nararanasan ng iyong lingkod yun. Ang isang dating average lang ang talino ay posibleng maging about average sa pagdaan ng panahon. Ayun. Kailangan palabasa po tayo at saka kailangan matutong makinig ng mabuti kapag may nagpapaliwanag. At yung isa, si Grace Maxwell, ang nag-iisang tao na naging first lady ng dalawang bansa. Bakit? First lady ni President Samora Machel ng bansang Mozambique mula 1975 hanggang 1986. Nang mabiyuda, nagpakasal siya kay South African President Nelson Mandela at naging first lady mula 1998 hanggang 1999. Ba? Talunin niyo ito. Magpakasal pa kayo. Pag nabiyuda kayo, magpakasal kayo ng dalawa pa. Para break niyo ito. Ito dalawa lang eh. Ito pa. Ang 70% ng Saudi Arabians na may edad 40 pataas ay pinoproblema ang sobrang katabaan. Matataba. Nagiging problema na rin ngayon sa Pilipinas. Saan ka nakakita eh, batang-batang lalaki, high blood na. Ayan. Kakain marahil sa mga food chain. Ayan. Ito. Ang Pasko sa bansang Ukraine ay ipinagdiriwang sa pagitan ng 6 at 19 ng January. Kakaiba sa kanila, no? January 6 o between January 6 hanggang January 19. Kakaiba yung kanilang Pasko. Ito pa. Ang ibig sabihin ng Great Wall of China sa Mandarin ay The Long City. Ang pinakamahabang syudad. Oh, si pahaba eh. Ito pa. Sa bansang Thailand, may special language silang ginagamit kung kakausapin ng kanilang hari. Oh, kakaiba. Ito pa. Lahat ng US president ay ipinapatong ng kanilang kamay sa Biblia habang nanunumpa sa kanilang tungkulin. Maliban kina Teddy Roosevelt at John Adams. Wala silang Biblia na ginamit sa panunumpa. Kakaiba yung dalawa. Ito, dalawa na lang. Si George Washington lang ang nagpauso ng paggamit ng Biblia. Ang katotohanan, walang sinasaad sa US Constitution na kailangan ng Biblia sa panunumpa sa tungkulin. Really? Sa bansang Scottish, mga Scottish emigrant sa US ang nag-embento ng fried chicken. Sikat ang mga taga-Scotland. Ano? Mamamayan ang Scotland, Scottish. Ayan. Salamat ng marami sa iyong research. Annabel Obinbiae sa bahaging akalain mo. Ayan. Okay? Busin ko na itong ano. Baka maubusan ako ng oras mamaya. Ito naman ang balik ko nito sa kasaysayan ng ating bansa. O ngayong araw nito, ano ba yung naganap ngayong araw nito mula naman sa research ni Fernand Castro? Sabihin mo lang, Ma'am Pei. Ilang minuto pa? Ayan. Ilan pa? Ilang minuto pa? Ayan. Ha? 11. Ayan. 11, 7. 7. 11. Ayan. Ganon. Ganon. 11. 10 na ngayon yan. Gumanan eh. Ayan. Patuloy pa rin kayo nanonood sa programang AB Balita sa Tangali Nationwide. Pwede na rin balita sa Hapon Nationwide. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Riden Oros. Pangalan pa rin po ng aking executive producer. Walang iba kundi si Tita Mel Elizalde. At sa pangalan din po ng aking head technician, si Ma'am Faith Diretso. Ako pa rin po, si Riden Oro. December 21 o December 22, 2000, year 2000, inihayag ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na ginanap, naganap ng tatanggalin
Sa Pilipinas, ang leaded gasoline simula Enero 1, 2001, January 1, 2001. Alinsunod sa Clean Air Act of 1999. December 22, 2008, pinarangalan ng Armed Forces of the Philippines, o AFP, si Manny Pacquiao na makaraang talunin si Oscar De La Hoya. December 22, 1990, nanumpa si Lech Walesa na president ng Bansang Poland. December 22, 1991, nabuwag ang Soviet Union at 11 dating republika ang nagpahayag ng pagsasarili, yung naging malaya. December 22, 2000, nagpakasal ang singer na si Madonna kay British movie director Guy Ritchie sa isang exclusive ceremony sa Scotted Highlands. At yung uli, December 22, 2005, hiniling ng Mexico sa Latin America na lumahok sa pakikipaglaban sa plano ng US na magtayo ng 700 miles wall sa border ng bansang Mexico at United States. Kaisipan today, thank you God for another day. May pabul pa, kaya pa. O, kaya pa to. Yung bahagi namang mga pangyayaring kagilagilalas mula sa research ni Arnel Medina, lalaki nakatanggap ng Guinness title matapos magmukhang Christmas tree ang kanyang balbas. Kakaiba ito. Oo. Si Camilo Melendez nagpahaba ng balbas kasi balik Islam na. Eh, alam ko, balik Islam na rin si ano eh. Si Bernard Mignosa. Ayan. Ay, may programa po rin itong ano, ha? Muslim o kaya Islam, turo ng Islam. Ayan. So, bayan nyo po yan. Alas dos ng hapon yan. Tama ba? MWF lang yan. Hindi araw-araw. Araw-araw ba yung Ma'am Faith? Yung programang Islam? O MWF lang? 2 to 3 ng hapon na. Ayun. Tuesday, Thursday, Saturday. May Saturday na. Ito, habol ko na to. Lalaki nakatanggap ng Guinness title matapos mabukang Christmas tree ang kanyang balbas. Mula sa research ni Arnel Medina, mga pangyaring kagilagilalas. Isang lalaki sa Idaho, USA ang nakatanggap ng Guinness World Record title matapos magmukhang Christmas tree ang balbas nito. Nakuha ni Joel Schweizer ang World Record title na Most Bare Bird Bubbles and a Bird. Isang nang magawa niyang sabitan ng 710 piraso ng Christmas balls ang kanyang balbas. Hindi ito ang unang beses na natanggap ni Schweizer ang Guinness World Record title na ito noong 2019. Unang napagtagumpayan niyang masungkit ang titulo ng makapagsabit siya ng 300 or 302 piraso ng Christmas balls sa balbas. Noong 2021, natalo niya ang sarili niyang record ng masabitan niya ng 666 na Christmas balls ang kabuuhan ng kanyang balbas. Dahil sa dalawang taon niyang experience sa pagsabit ng Christmas balls sa balbas, marami siyang natutunan sa technique o na technique kung paano makapagsabit ng mas marami sa bawat balls. Sa bawat balls sa kanyang balbas. Bukod sa Christmas balls, marami ng Guinness World Record title si Spencer o si Schweizer na may kinalaman sa kanyang mahabang balbas tulad ng most paper straw in a bird, 534 most straw in a bird, 312 most chopstick in a bird, 520 most golf toes and a bird, 607 most pox in a bird, 126 most toothpick in a bird, 3,500 most chopstick or close pins on a bird, 359 and most chopsticks per into a bird in 1:86. Adyan na po nag-uabakas ang programang balita, AB Balita sa Tanghali Nationwide, muli sa pangalan po ng aking executive producer, Tita Mel Elizalde, na nagdiwang kahapon ng kanyang kaarawan, December 21, 2022.
At muli, sa pangalan din po, ang salamat, Ma'am Faith Diretso, aming technician. Ako po muli, ang inyong lingkod, Riden Oro. Subaybayan muli ang AB Balita sa tangali, nationwide, sa araw ng Lunes. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye!